of this name, and judgment was given to the saints of the Most High, and thy name that the saints possess the kingdom. Thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue three kings. He shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and dividing of time. But the judgment shall speak, and they shall take away his dominion to consume and to destroy it unto them. The kingdom of and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints and of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. Sabay-sabay. Hitherto is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitations much troubled me, and my countenance changed in me, but I kept the matter in mine heart. Let's pray, Lord. Salamat sa mga bagay na aming pag-aaralan ngayon. Hapon, Panginoon, I pray na kayo pong bigyan na kaunawaan. At tiyagarin po, Panginoon, maintindihan namin to, Lord, patience and understanding and wisdom, Panginoon. So I pray na may pamanguna sa amin ngayon. Mga salamat sa mga soul winning kahapon, Panginoon, sa safety rin po, Lord, at mga bagong investment, Lord, mga instruments. I pray, ingatan namin bawat isang ito, Lord, at ganoon din po ang mga talis, Panginoon, na aming spiritual lives. Ingatan namin para magamit yung aming lubos tulad po ni Daniel. So may pamalulati, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, makapun na po. Nainip ba kayong tumayo? Yan. Ako nga, din ang mupo eh. So, munting tiyaga lang ha. Good evening po sa lahat. Again, title po nito is Kingdoms as Beast. Kingdoms as Beast. So, natapos na po tayo sa Daniel 6. Okay, ang Daniel po ay may 12 chapters. Yung first 6 chapter, yung parang first part, puro kwento po yun hanggang, di ba, from Babylon hanggang nasakop sila ng Persia, Medo-Persia. Then natapos na doon yung kwento. So itong 7 to 12 naman, ito na po yung medyo mahirap na part. Kung maaalala nyo, kaya tayo nag-Daniel, inaantok na ngayon pala, naantok na kayo. Medyo mahirap nga kasi pagod na tayo, no? So nakagala si Nakim, tsaka si ano. Ako, inaantok na ako kanina pa, pero nakapagkapi na ako. Yan. So, ito yung mahirap na part. Pero kaya, tiyagain lang natin. Kasi kaya nga tayo nag-Daniel, kung naalala nyo. Inuna natin Revelation. Wala pa yung karamihan sa inyo dito nun eh. Andito ka na ba nung nag-Revelation? Anong chapter? Ano, abutan mo na yung 1. Bago tayo mag-Daniel, ano? Ah, sorry. Bago mag-Revelation. Proverbs na ba yan? Okay, natagalan tayo sa Revelation kasi nga, inunti-unti natin. So, yan, at least nakuha na pala niya. Kaya tayo nag-Daniel po, para yung ibang part sa end times ay makover din natin. Kasi, actually, nakover po lahat yan sa Revelation. So, Revelation po yung pinaka-text natin pagdating sa end times prophecy. So, pero, actually, tinitingnan din natin sa Daniel yon. So, ngayon na yun, titingnan na natin ngayon dito as in, from the context, ngayon, natapos nga yung first 6 chapters, nakinuwento kung ano nangyari kay Daniel and friends, and sa Babylon, and then sa Persia. So, itong 7 to 12, medyo ito na yung mga detalye ng future prophecy. Okay? Sa time nila, na sa panahon natin, hindi na future. Pero yung iba ay future pa sa atin. Tindihan nyo ba yun? So, kasi, prophecy, na nangyari dito, yung iba dito, nangyari after Daniel. Okay? Pero, yung iba, sobrang layo pa kay Daniel. So, yun nga, yung even sa atin, kinonfirm ito, maalala nyo, again, sa Revelation. So, may mga madadaanan tayo ngayon dito na talagang malinaw na patunay na yung mga sinabi sa Book of Daniel, dahil sinabi sa Revelation, alam nyo na siguro sequence, di ba, yung Revelation, yun yung pinakahuling book.
At malinaw po doon, mga future things may pinag-uusapan. Okay? Kaya, obviously, makikita natin dito ngayon. So anyway, daanan na natin. So this time, sinasabi lang dito yung timing, no? Kailan niya ito ay nakita. Kung sa Bible po, ganito po yan. Ay tayo naman. Di naman tayo laging kinakausap ng Diyos na napakalinaw, di ba? So, madalas yan sa pagbabasa ng Bible, nakikinig ka ng preaching, minsan pagkatapos, mapabatid sa iyo ng Diyos yung mga bagay-bagay. Alam niyo, kahit si Solomon, ilang beses bang kinausap ng Diyos Solomon, nirecord yan parang dalawa lang, tatlo. Ganun lang po yan. Si Daniel, ganun din po. Yung mga kay Jeremiah, kay Ezekiel, sabihin lang doon, and the word of the Lord came to me when ganyan, ganyan, ganyan. Ibig sabihin, hindi po yan araw-araw. Okay? Yung mga Pentecostal, araw-araw eh. Kasi nga, hindi totoo. Ngayon, pwede siguro gawin ng Diyos yung gusto niya. Nasa na yung ano ko? Yung ba yung aking ano? Tingin na lang ng bago ano eh. Face towel, oh. Okay. So yan, so dumating sino si Belshazzar? Yan ay anak ni sino ba sikat na Babylon king? Siyempre Nebuchadnezzar, 'di ba? So after na noon, so may nagkaroon mga vision si Daniel, 'di ba? Pero ito yung dumating sa kanya nung after na ni malinaw kasi to kasi may babanggitin actually dito si or ili-allude i-reference dito si King Nebuchadnezzar. So, basta alam natin, ang timing nito is after na noon, anak niya na to, okay? So, sabi dyan, paano niya nakita? Nasa bed siya. Again, pag vision po, hindi yan, ano. Pag vision, anong pagkakaiba ng vision and dream? Pag dream, nautulog ka, pag vision, pwedeng gising ka, okay? Pero dito, parang pareho, yun. Then, he wrote the dream and told the sum of the matters. Okay? So, magkahalo na. Vision and dream. Had a dream and vision. Yun, tama, magkahalo. So, ano to? Sabi niya, nakita niya, vision night by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. Ano to? Bagyo. Okay? Yung four winds, lagi niya makikita sa Bible, yung sabihin lang, no, lahat. Ano lang yun? Four, madalas kasi yung four direction, four corners, north, east, west, south. So, merong beast, the four great beasts came up from the sea, diverse one from one another. Okay? Huwag kayong masyadong magano dito. Imagine nyo lang yung nakikita ni Daniel. Mamaya, i-explain naman yan. Okay? Meron daw beast. Pag sa Bible, beast, yan ay hayop or mukhang hayop. The first was like a lion. So, hindi lion, ha? Like a lion. Had eagle's wings. Okay, so hindi talaga lion kasi may wings. They beheld till the wings thereof were plucked. Sabihin, tinanggal. Okay, it was lifted up from the earth. And made stand upon the feet as a man, and the man's heart was given to it. Medyo weird, di ba? So, tumayo parang tao, pero hindi siya tao. Tapos, binigyan siya ng puso ng tao. Okay? Tandaan nyo lang, mamaya explain yan. And behold another beast, pangalawang beast. A second, like unto bear naman. Kanina, ano? Lion, and then bear. And it raised up itself on one side. Ang ganyan siya. And it had three ribs in the mouth of it. Nasaan bang ribs? Yun, mga kayo na spare ribs. Peri-peri, ha? This. Okay. Between the teeth of it, and they said thus unto it, arise, devour much flesh. So, usually, lumalamon. Nakain pa, no? After this, I beheld, lo, another, like a leopard, which had upon the back of it four wings of a fowl. The beast had also four heads, and dominion was given to it. Okay, so itong another, yung pangatlo na, parang leopard, ano ba yung leopard? Mabilis siya, parang pusa din na, ano, parang tiger, pero mabilis. Ayan, yan. And four wings, mabilis talaga to.
may four heads, ibang klase. Mamaya, explain nyo mamaya. After this, I saw in the night visions and beheld a fourth beast, dreadful and terrible. Pag sinabing dreadful, nakakatakot. Pag sinabing terrible, nakakatakot din. Talaga nakakatakot. And strong exceedingly, malakas. It had great iron teeth. Bira, no? Sino? Hindi ang ngipin ito. It devoured and break in pieces. Okay, talagang nakita ba kayo ng ano? Pinakatakot na aso? Pitbull, di ba? And it stamped the residue of the feet of it, and it was diverse from all beasts. So, pang ilang beses sinabi yung diverse, mamaya paulit-ulit. Pag sinabi yung diverse po, kakaiba. Okay? It were before it, and it had 10 horns. Pamilya ba, naalala niyo sino nakabot ng Revelation? Diba? Parang talagang may pagkakapareho. I consider the horns, as I consider, tinignan ko ng gusto. Nakikita niyo yung horns, well, tinignan niyo pa, tinignan. And behold, there came up among them another little horn. So yung 10, nagkaroon ng merong isa pa. Before whom there were 3. Ibig sabihin, doon siya tumubo kung saan dating merong 3. Ayun. Parang buhok niyo. Iba-iba, nabubuno, tapos may ibang tutubo. So ganun din yung ngipin. Pero yung ngipin kasi, hanggang dalawa lang yan, di ba? Milty, tsaka permanent. So, nakakuha niyo ba? Picture, nai-picture niyo. Plucked up by the roots. Okay, yung 3, parang talagang binunot. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. So, familiar, Revelation, di ba? I beheld till the thrones were cast down. So, tinitingnan niya lang, saan ang galing yung thrones? May sinabi na bang thrones kanina? Wala pa eh, di ba? Parang ano to? Parang nauna siya, nadulas ba? Ayan. Kasi actually, yung mga kingdoms na yan, mamaya sabihin, yung mga beast na yan, sabihin mamaya, kingdoms. Okay. So, pag kingdom at may king, meron yung thrones. Throne, no? So, nakita niya, pag sinabing cast daw, binalibag or tinapon. The Ancient of Days did sit. So, Ancient of Days, dito lang po sa Daniel ginamit yan. Okay? Ancient of Days. Pag sinabing ancient, anong ancient? Luma. Yan. But days. Sabihin, talagang pinakaluma na. Parang ganun. Or matanda. Yan, wala. Ancient. Whose garment was white as snow. Familiar? Revelation 1. And the hair of his head like the pure wool. Kita, di ba? Pareho, sino yun? Jesus, di ba? Sa Alpha and Omega sa Revelation 1. So, pero ito, his throne was like the fiery flame. And his wheels, yun yung bago dun. Di ako nagkamali, walang wheels sa Revelation. Pero yung fiery flame sa Revelation is yung mata, di ba? Pero maraming pagkakapareho. A fiery stream issued and came forth from before him. Sino to? Yung mga superhero na ganyan. Medyo mga natin. Si ano, di ba? Si Human Torch. Okay, and 1,000 thousands ministered unto him. So, meron niya sa Revelation, di ba? Sino ba yung naglilingkod sa Diyos? Kumakanta. Mga angels. Okay? So, dito meron din 10,000 times 10,000. Di ba? Ganun din ang numbers sa Revelation. Tingnan nyo nga. Alam ko, ganun ang exacto eh. 10 million na tayo yan eh. Tingnan nyo na lang. The judgment was set and the books were opened. Nasa Revelation din yan. Alam nyo? So ano yung books doon na binuksan? Dalawang books, di ba? Sabi lang doon, the books were opened and another book was opened. Di sinabi ko na yung isa, pero kaya pinapropose natin mukhang Bible yung isa. Bakit? Kasi sabi doon, they were judged out of this book yung isa. And dito naman ang batas ng Diyos lahat. Amen? So I believe yun ay Bible. Pero yung isa, Book of Life. Okay? So, pansinin nyo din pala dito sa Daniel, hindi ganun kadetalye.
pero tumatama siya sa Revelation. Kaya pag timing at yung time frame, huwag natin pagbabasehan yung Daniel masyado. Okay? Dito kasi sa Old Testament, medyo malayo pa. Kaya yung mga details dito, hindi ganun ka-exacto. Ganun lang po yun. Kasi malayo pa eh. Pero tatama po ito sa Revelation. 11, I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake. Sino doon yung nagsasalita? Sa palagi nyo, sino yung horn na yan? Naalala nyo sa Revelation din. Sino yung dragon? Sino yung nagsasalita? Hindi nagsasalita ang ano. Ito yung kalabang po ito. Antichrist. Diba? Mamaya sabihin dyan ito, kanina, great things lang. Ngayon, great words. Mamaya, sabihin na, blasphemy na sa Diyos. Mayabang po yan. Okay? At gusto niya, parang siya yung Diyos, di ba, sabi? Pero, sabi dyan, papatayin siya. Ay, salamat naman. Asa mamaya, mabuhay ulit yan. Tignan nyo. And his body destroyed and given to the burning flame. Familial, di ba? Yung Antichrist, tinapon sa impyerno. Again, mabilis po yung narration dito sa Daniel. Yun ang pagkakaiba. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and time. Masabihin ko na nga kasi mamaya i-explain din yan eh. Pero sino nga yung mga beast ngayon? Dito? Mga kingdoms po yan. Yung una is Babylon, next is Persia, Medo-Persia, next is Leopard is the Grecian Empire. Okay, ano yan? And then yung Roman, and then yung another doon, yun po yung beast dito sa end times. Nakasunod ba? Okay, yung inuupuan ng harlot, ayun yung beast, tama. Alala mo, di ba? Alala sa Revelation. Ayan. So, pag beast dito, kingdoms yan. Ano yung kingdoms? Parang mga empire. May hari, may leader. So, ngayon, sino mo mga malakas ngayon? US ngayon ang malakas eh. Kasi nasabi ng iba, wala yung US sa prophecy. Pero yung NATO, may UN, ano ba yun? Eh, puro US din ang ano nun eh. Main sponsor nun, nagireklamo nga dati sa Trump eh, naalala niyo yun. Sabi niya, hindi na itong mga to, tayo lang gumagastos dito eh. Kasi na rin kasi nakikinabang. But anyway, and I saw, tingnan pa natin kung nakita niya, and I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man. Sino kaya yung Son of Man? So si Ezekiel, tinawag din Son of Man eh. Pero alam natin, si Jesus, tinawag yung Son of Man. Tama yun. Makikita natin dito. With clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Okay? So, mabilis to. Parang natalo niya na agad yung mga beasts. And there was given him dominion. Okay? Revelation 20 na agad. And glory and a kingdom to all people, nation, and languages that should serve him is dominion. Everlasting dominion. Sino yan? Jesus. Diba? Nag-umpisang sinabi yan kay na David. And then, pinangako. And then, natupad kay Jesus. So, si Jesus po yan. Ang gusto lang mapansin again nyo dito, mabilis yung ano, no? Wala masyadong detalye. Yung mga highlights lang ang sinabi sa Daniel 7. Later, ulitin pa yan sa ibang chapter sa Daniel. Which shall not pass away, okay? Kung hindi nyo alam, everlasting, hindi siya mag-pass away. Okay? And his kingdom that we shall not be destroyed. Talagang hindi masisira, hindi mawawala, hindi lilipas, hindi maisira. Yan ang kingdom ni Jesus. I, Daniel, was grieved in my spirit. Okay? Kasi nakikita niya, hindi naman niya naintindihan. Kaya siya ay nagtanong, no? So, I came near unto one of them that stood by and asked him the truth of all this. So, paano nangyari yun? Kung naalala niyo sa Revelation din, si John, ay sa visions niya, may mga kasama rin siya mga angel, yung iba, pastor yun eh. Yung iba talagang angel. So, syempre, dahil nasa vision siya, nakikita niya yung mayroon ditong kasama sa vision, tatanungin niya ngayon. Kaya tinanong niya rin, sabi dito, so he told me and made me know the interpretation of things. Yan. So, lesson, hindi kayo naitindihan, magtanong. Amen? Ano kanina, magandang discussion natin sa Sunday School kasi nagtanong. Pag walang tanong, walang. Parang si Pastor, nagmamonolog. Ano ako dito ng ewan. Magtanong. Ginawa niya ni Daniel, sabi dito, this great beast, sino kaya yun, which are four kings. Ayun na, sinabi na.
So, iba po, hirap na hirap. Nakakita pa ako ng bagong Kristiyano. Kasi minsan, paano, uso na internet nun. Yung mga sabi, itong isang bis dito, Catholic. Kasi yung isa daw, ay lahat ng Protestante, siya daw yung ano. Litong-lito talaga ako nun. Yung pala, doon na pala yung interpretation. Hindi mo kailangan mag, ano, manghula. Kahit ngayon po, yung Russia, sinasabi nila, Gog and Magog. Kasi nasa Bible yun. May kinikilingan po yan kasi maliwala kayo, yung public opinion, yan po ay napakalakas na ano ngayon. Na, tag dito, weapon ngayon yan eh. Pag may sumuporta sa inyo, mananalo kayo. Pag hindi ka sinuportahan, talo ka. Anyway, so yan, maliwanag ha, yung beast ay kings or kingdom. Naalala niyo yung revelation ano din natin. Parang kings, kingdom, kasama siya doon. And dito rin sa Daniel last time, naalala niyo yung kay Daniel, tinutukoy siyang king, siya yung ano ba yung tinulad kay Nebuchadnezzar, yung head of gold, di ba? So kanina, mamaya sabihin niya, yung kingdom na yan, mamaya sabihin niya, ikaw tsaka yung kingdom mo, isa, bakit? Kasi ikaw yung nasusunod dun eh. Okay, tindihan niyo ba yun? So itong mga beast na nakita mo, yan lang pala ay kings or kingdoms na mag-a-arise. Ito naman sinasabi ko, ang bilis, no? But the saint of the most, sinamarize niya agad. So itong mga magagaling yan, yung mga beast, Babylon, takot lahat sa kanila, Romans, Grecian. Pero, sinuart ka agad, sinong mananalo? Yung mga ligtas agad eh, no? Sino yung mga saints of the most high? Sino ba yung most high? Sinasabi lang yun sa Bible. That is God. Eh, sino yung saints? Hindi mga ligtas. Shall take the kingdom. Kailan mangyayari yun? Sa millennium. Ang bilis, di ba? Possess the kingdom forever, even forever and ever. Kung di mo naintindihan yung forever, even forever and ever. Totally. So, natapos tayo sa Revelation. Kailan yun? Sa millennium and then everlasting kingdom, new heaven and new earth. So, tapos na. So, pero may particular siyang gusto mong makita kasi nga, nawiwilduhan siya dun sa last. Ngayon, sa atin dapat, yun ang tanong natin sa atin ngayon eh. Kasi tapos na yung Babylonia, tapos na yung Persia, tapos na yung Grecia, tapos na rin yung Roman. Ano pa problema natin? Bakit pa natin naaralin ng Daniel? Kasi merong, yung fourth beast, may tumubo pa. Diba? Nakita nyo kanina? So ano yun? Obviously, hindi siya something na tapos pa. Tapos na. Kasi nga, nakita natin siya kanina, sabi nyo, yung Antichrist. So, tingnan natin. Parallel po siya dun. So, una, ikakaiba siya. Bakit? Grabe siyang dreadful. Nakakatakot. Whose teeth were of iron and snails of brass, which devoured, break in pieces, and stamped the residues. Grabe ang destruction na to. So, kung naalala niyo yung discussion sa Revelation, napaka makapangyarihan yan, yung last na kingdom. The beast of Revelation. And ano yung ten horns naman? Naalala niyo, sa Revelation, ano yung ten horns? In-explain din po yun. Ten kings. May king. Tapos, ano yun? Ganun po yung empire. Ilan ang empire ng kingdoms ang sinabjo? For example, ang Babylon. Napakarami nun, di ba? So, kunwari na lang, sa panahon natin yung Pilipinas, Indonesia, tsaka, ano ba? Thailand, Australia, kunwari. Sa isang bansa, isang hari. Eh, kung nasakop mo lahat yun, paano? So, ikaw yung pinaka king of kings. So, ganun po yan. Kaya yung pinaka beast, yung parang empire, tapos meron pa siyang ten horns, parang mga leader-leader niya. Under sa kanya, okay? And before whom three fell. Anong nangyari pag three fell? Either namatay o bumagsak. So ito po yung medyo kinukonsider sa panahon natin ngayon. Kasi pag meron daw ten kings na makapangyarihan, eh meron po ngayong G10. Alam nyo ba yung G10 na tinatawag? Mga sampung makapangyarihan. Tapos meron ding G4 eh. Eh alam ko, hindi ko alam bakit ito tatlo. So baka ito yung alliance na mangyayari pa in the future. But anyway, pag sila daw ay nalaglag, namatay or nasa pawan, even of that horn shall had ah
even of that horn that had eyes and mouth that spake. Ito na yung sinasabi nga naman, may mouth siya. Whose look was more stout than his face. Mataba pala to. So, dito muna tayo. Sa panahon natin, anong klase kayang hari yan? Sa palagay nyo, ano yung pinipicture ng eyes? Nakikita mo yan, ano bang kingdom ngayon na alam yung ginagawa natin? Sa panahon natin, alam na, alam mo sa China. Kasi nga, centralized sila doon. Walang bawal-bawal doon pag sinabi ng gobyerno. Minomonitor sila lahat doon. Ngayon, nangyari na yan sa US. Kasi sa US kasi, kahit pa paano, medyo democratic pa sila. Pero hindi na rin eh. Ibig sabihin nito, nung nalaman nila na minomonitor pala sila, kasi ang sabi sa kanila dati, ang minomonitor dati ng mga kalaban, come Snowden, kilala mo yung Snowden? Yung NSA agent na bumaliktad, kasi nga, ba't nga ba siya bumaliktad? Basta parang nakonsensya, parang ganun yung kwento nun, di ba? Tapos pero binigay niya kay Assange, Australia naman yun, dahil alam eh, no? So, yung pala, niloloko pala silang gobyerno nila, Kesyo. Yung 9-11 daw, alam niyo ba yung 9-11? Yung nangyari sa US? Sabi nila, mga Saudi, mga Muslim daw. Parang sina, yung ano? 9-11, yung pina... Yung towers sa New York. Twin Towers, di ba? Pinana. So, after nun, ay, terrorista. So, natakot yung mga tao. Ang ginawa ng mga tao, sabi ng presidente, si Bush pa yon. Sabi niya, gaganti tayo. Yung pala, kakuntsaba pala sila. Naniniwala ba kayo doon? Parang conspiracy theory na to, no? Pero, establish po yan. Ganito po yan kasi, gusto ng mga taong nasa kapangyarihan, manatiling makapangyarihan at mas makapangyarihan. Ganun po yan. So, anong gagawin nila? Yung mga Saudi ano na yun, walang alam yun kung gusto nilang patayin lahat yun, ubus lahat yun eh. So, anong gagawin nila pag lalo sila magkaroon ng mas maraming kapangyarihan? Kunwari, nagganyan sila. Kunwari, na-terrorize sila. Pero alam po nila lahat ng monitor po lahat nila. Pakinggan nyo sa mga news. Alam nila na, kaya sabi nila, uy, yung China, meron ng island doon. Kala mo, tako, uy, matatakot na tayo. Napipicturean nga lahat nila ng, ano, alam nila yung galaw noon. Nakasunod pa ba kayo? So, gusto ko lang sabihin dito, pag may napakamakapangyarihan tao na, monitor niya lahat ng tao. Kaya eyes everywhere, oh. Ganon ginawa ng China, ganon din ang ginawa ng US. Kasi pero lumalaban nga US. Kasi, oh, hindi dapat ganun, ah. Kaso nga, pag corrupt na yung mga official, bababayaan na yung public, bahala kayo. Eh, gusto namin maging kapangyarihan. Sa China, walang, hindi nila tinatago yun kasi ganun na authoritarian sila eh. So, lahat doon, pag napag-initang ka lang nila, pwede ka nang mawala ng kahit ano, pera mo, puk, nagalit lang sa iyo kung sino yung official dyan, tapos ka na. Kaya, napag-usapan nila sa Revelation, yung sinasabing cashless society na tinatawag, familiar ba? Pag wala ka ng cash, hindi ka lang makapagtago, numero lang yon. Ano bang account ni DM? Patayin ko kasi DM. Uy, may pera siya. Walang pera. Walang problema. Ano? Pero kahit may pera ka, kita niya lahat. Sinong, anong binibili mo? Pwede kang blackmail. Pwede yung zero. Ba't naging wala na yung pera ko? Pinag-initang ka na. Napaka makapangyarihan nila pag gano'n, di ba? Lumalim tayo ng gusto. Anyway, so may arse at may mouth. Sino yung mouth ng ano ngayon? Ng mga makapangyarihan ngayon? Okay, yung bakuna. Balik tayo sa bakuna, di ba? Paano marami silang naloko? Eh kung may mga guardian na magre-report ng kalokohan nila, di ba? Oh, kabaliktarin natin yun. Kung yung supposedly na nagbubunyag, nagbibisto ng kalokohan ng mga yan, sino dapat yon? Kaya meron silang protection sa Constitution. Sino yun? Ha? Sino yung boses natin? Tagapagbantay ng... Tagapagbantay ng ating kalayaan. Media. Media dapat. Alam niyo po ba yan? Kaya may ano sila. May protection po yan. Freedom of the press na tinatawag. Kaya minsan, gagawin lang yan. No? Oh, press ako. Pasukin yan. Kasi dapat nilang malaman at i-report nila dapat sa taong bayan.
Lumalalim na tayo. Andiyan pa ba kayo, kapit? Okay. So, paano nila nabenta yung virus na yan? Kinuntol nila yung media. Ngayon, sa, ang maganda ngayon, kahit paano, may mga independent pa rin at ang internet, hindi pa rin naman nila na totally, katulad sa China. Sa China po, talagang, hindi pa rin actually. May mga nakakapag-VPN pa sa China. Pero sa China po, pag keywords lang, kunwari, nga, pandemic, ganyan-ganyan. Pwede lang burahin lahat sa buong internet ng China yan. Okay? So, sa salamat sa atin, hindi pa ganun. Whew. So, ganito yan. So, ang mangyayaring kingdom ngayon, binibigyan tayo ng Diyos na, kaya naaral din natin yan, binibigyan tayo ng konting insight ba. Kasi tayo ngayon, maaaring hindi mangyari sa atin ito ngayon, eh, paano yung mga anak-apo natin? Kaya kinukwento natin sa kanila. Amen? Yung kingdom yan, napaka-mapangyarihan kasi kontrolado nila ang media, kontrolado nila ang security natin. Security, supposedly. Hindi nila security, ginamit nila ng pang sarili nila. Anyway, so ito na yung talagang mas malapit sa Revelation. Paano natin nalaman Antichrist Kingdom yan? Ito yung parallel sa Revelation. Sabi niya, I beheld the same horn. Yung maliit na tumubo siya mismo daw ang made war with the saints. Sino yung sa Revelation? O di yung beast, di ba? O Revelation, pag sinabing war, sino mananalo? Yung saints o yung beast? According sa Daniel, tsaka sa Revelation, yung beast. Kaya again, maling-maling sinasabi ng ibang nagtuturo, sabi nila, walang tatalo sa mga Kristiyano. Pag inalaw ng Diyos, talo tayo. Kasi ito na yung final, eh. Papahirapan tayo niyan. Until the Ancient of Days come. Bilis, no? So, kailan darating Ancient of Days? Kanina, sino yung Ancient of Days? So, natatalo na yung mga Kristiyano kasi dumating yung Ancient of Days. Parang sa, ano, Savior, di ba? Nabaliktad. Nanalo yung mga saint. And judgment was given to the saint, the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom. So, inulit niya yung kaninang narrative. So, sa Revelation, ano yun? Sa millennium. So, muna, sa rapture muna, okay? Rapture, tapos sa parusahan. Tuloy-tuloy pa rin yung parusahan sa mga unsaved. Pero sa millennium, doon tayo maghahari lahat. Okay, tapusin natin ngayon to. Thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms and shall devour the whole earth and shall tread it down and break it to pieces. So, pastor, bakit nangyari yan? Eh, kala ko ba Roman yan? So, yun nga, ano siya, merong may kaugnayan sa Romans. Kung maalala nyo yung sinabi ko rin sa Daniel, alam nyo ba yung US ngayon? Tinignan nyo yung capital nila. Ano meron doon? May mga Greek influence pero mga Romans yan. Tingnan nyo yung mga inscription nila sa Washington, puro Roma, merong Zeus, merong pati mga Roman gods. Meron din doon, saka Greek. So, ba't ganun, basta? Kasi nga, in-idol nila yan. Pinator nila yung sarili nila. Bakit sa Washington, alam nyo po yung Washington Monument? Ano yung Washington Monument? Naparad yung Spider-Man, di ba yung ano, inakyat niya doon? Yung ganon, parang mataas na parang, hindi nga maganda tawag doon eh. Pero, tawag doon is obelisk. Alam niyo bang saan nanggaling yung obelisk? Meron sa Egypt, meron sa Rome. Sign po ng demonyo yun. Ayan po yung parang pinapakita nila sa mundo, pero patago sila. Pero pinapakita nila, ang may-ari din pala US, mga dating Romans. Basta pa, nakakala naman yan, ha. Usapan natin yan sa magkakaroon tayo ng seminar sa end times, di ba? Obelisk yung tawag po doon. Obelisk, sa demonyo yun. Bel is Baal. Okay? Ang dami natin kinover. Anyway. Kaya po yun, kung so Romans, so umabot sa atin. Kasi wala naman Roman Empire yan. Nagtatago lang yan. Kasi nga, may panahon na minsan binibigyan yung kapangyarihan nila, inaano sila ng Diyos. So, syempre, magtatago yan, pero nasa background pa rin sila. Okay? The ten horns out of the kingdom are ten kings that shall arise. O, yung sinabi kanina.
another shall arise after them. Yung sinasabi na may 10 kings and then susulpot yung isa, yun na po yung Antichrist. Initial great speak great words against the Most High. Yung sabi ko kanina, di ba? Sa Revelation na parang ako ang Diyos. Kasi nga, gagayahin niya kasi Jesus eh. Antichrist. Nasabihin niya, siya yung Christ, siya yung resurrection of Christ. Kasi mamamatay siya, papatayin siya, tapos mabubuhay siya. Sino yun? Yung totoo, si Jesus, pero siya, ginagaya lang niya. Okay? And shall wear out the saints. Yun nga, kakalabanin hanggang matalo niya na yung mga saints and think to change the times and laws. Ano yung sabihin nun? Babaguhin niya yung oras at ang batas. Di ba ganyan ang mga politiko, mga pag makapangyarihan ka kasi, yung mga batas kasi ang gumagabay sa affairs ng salibutan. So pag nabago mo yung batas, ano ka? Ang nabanggit kanina umaga, abortion. Ikaw, loko-loko, gusto mo pa-abort. Diba? Malandi ka, ganyan. Gusto akong pa-abort, gagawin ko legal. So hindi na ngayon, hindi nila ako pwedeng usigin kasi legal na eh. Ganun yung mga bakla din, di ba? Bawal na bawal dati po yan, pinapatay nga yan. Sa Bible, pinapatay. Pinapatay yan dati, before 1950s, pinapatay yung mga bakla. Eh, binago nila yung batas ngayon. Ano nangyari? Ganun po yan. Eh, bakit yung times? Basta, ba't babaguhin yung time? Bakit? Importante din yan, alam nyo ba ngayon? Pag sinabing, anong year ngayon? 2022. Ano yung binibilang natin dyan? Kay Jesus yan. After death. So, ibig sabihin yung kalendaryo mo, pag pumipirma ka ng ano daw, ng cheque, yung mga 80s, today is May 15, 2022. Ano ibig sabihin ng year 2022? 2,022 years after the death of Christ. Ibig sabihin, nakasento po yung ating date system kay Jesus. O syempre, kung 80s ka, gusto mo ba yun? Aalisin mo yon, nangyari na po yan, sabi nila, yung sa French Revolution. Dami yung history class ngayon, no? Alam nyo ba ng French Revolution? Alam nyo yung French? Mga pangyarihan pa rin ngayon yun, pero dati lalo na. So parang Roman din yan, may mga Catholic ano rin yan, influence. Pero may mga hari sila. Humiwalay sila doon, inalis nila lahat yun. Sino nga ba yung bad? Si Bonaparte. Yan yun. Kaya yung sinasabi nila, ito yung Antichrist daw eh. Anyway, marami siyang binago doon. Alam niyo, isa sa mga gusto niyang baguhin, yung date. Kasi nga, ayaw niyang ma-trace tayo kay Jesus. So, sinimula nila yan. Kaya yung mga Hudyo ngayon, hindi 2022, sa may sarili silang kalendaryo. Mga Muslim, meron din. Ganun po yan. Pero, hindi naman take effect sa buong mundo, di ba? Kasi nga, sa ngayon, Christianity ang medyo namamayagpag. But anyway, ginawa rin daw ni Mussolini yan. Italy, World War II. So anyway, mangyayari yun. Susubukan niya. Sabi niya dyan eh, think to change the time of the laws. Kaso alam natin nangyari sa Revelation, di ba? Ilang taon lang, lapang ano, di pa na matay yung generation na yun. 7 years lang, dumating ang Panginoon. Kaya sabi dito, and they shall be given into his hands until the time and times and the dividing of time. So again, familiar ba yun? So, ibibigay sa kanya. So, maghahari pa sa mundo. Kaso, ilan lang daw. Hindi sinabi ng years, ha? Pero sinabi dyan, a time, and times, and the dividing of time. Kung maalala niyo ating Revelation chart, napakita ko na ngayon. Time na ba? Walang time-time. Okay. So, ito yung sa Faithful Word Baptist Church. Nagamit natin kasi okay naman to. Hindi ko may zoom kasi nawawala pa rin. So ito po yung bawat guhit na maliit dyan, buwan yan. Okay, na plinat nila yan. So ito pong orange sa first half is sinatawag natin tribulation. Kung saan ang buong mundo ay mag-suffer sa kamay ng Antichrist. Nananako pa lang siya ng time na yan. Yung pula na nasa gitna, tinatawag na great tribulation. So yung mga pre-trib, mali sila. Sabi nila, ito yung great tribulation. Pero hindi. Sa Bible, yung Great Tribulation, saglit lang yan, mga 75 days lang yan. Ibig sabihin, ang ipapersecute this time sa Great Tribulation, yung mga saints na yun, nasabi kanina. Particular na sila sa mga Kristiyano kasi tayo na nakakalam ng ano niya eh, ng plano niya eh. So tayo yung pag-iinitan. Anyway, so pagkatapos ng Great Tribulation, dating si Jesus, rapture. Pag na-rapture na yung mga Kristiyano, yung mga ligtas,
bubuhos ng Diyos ngayon yung wrath of God sa mundo. So, ang tanong ko sa inyo, nasan dyan yung paghahari ng Antichrist? Orange. Nananakaw pa lang siya eh. Yung pula, doon na siya pinakamalakas. Yun. So, nangyari yung talagang tatakan dyan sa pula. Pero tayo, nung inalis na tayo, wala na siyang kalaban, kaso pinaparusahan na siya. So, doon siya binigyan ng kapangyarihan. Okay? At yung again, latihan total is 7 years. Anong kalahati ng 7? 3.5. So, familiar ba? A time. And times. Ilang kaya yung times? Sabihin natin dalawa kasi time, times. Plural, literally. And the dividing of time. So, hindi ganun kalinaw, I admit. Pero, nagpa-parallel siya dun eh. Kailan ba, ilang taon ba naghari yung Antichrist? Hindi, 3.5 years. Okay? May kilos yung demonyo. Ano ba yan? Ay, naku. Matapos na tayo. But the judgment shall sit and they shall take away his dominion. So, tapos. Diba? So, pag sino ba yung mag-judge? Ang Diyos. Yun nga, rat. Binuhos. And consume and destroy it unto the end. So, parallel na parallel siya. Perfect match yung Book of Daniel po sa Revelation. And the kingdom and dominion and the grace of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. So, millennium yan. Si Jesus na nag-ahari. Ang official niya, mga Kristiyano. Mga ligtas. Whose kingdom, inulit lang kaninang kingdom, everlasting and all dominion shall serve and obey him sa millennium. Okay? Tapos, hitherto is the end of the matter. So, nakita po lahat ni Daniel, pero hindi ganun kalinaw. Kung ano lang yung nakita niya, yun ang sinulat niya. Ngayon, nakita rin natin Revelation, minatch natin, perfect. So, ano yung sabihin, pag nag-perfect yung kami, iniimbestigahan ka. Sabi lang ni ganyan, ganito, ibang detalye, binigay niya. Tapos, binigay niya, nag-match, hindi eksaktong-eksakto, pero yung mga key points, nag-match. Ano yung sabihin nun? Indication yun na totoo yung sinabi nila. At ikaw, pag ikaw yung nag-iimbestiga, makikita mo, may katotohanan to. So, ganun po ang inapairal natin dito sa ating pag-aaral. Men, anong lesson ngayon, Pastor? Uy tayo, masyadong ano yan. Anong lesson? Number one, salita ng Diyos, nagmamatch. Ibig sabihin, pwede nating aralin yung salita ng Diyos kung gusto mo maintindihan ang nangyayari sa mundo. Ngayon, even now. Yung iba po ngayon, alam nila na may gera dyan, pero hindi nila lang bakit. Diba? May pandemic, alam nila may pandemic. Bakit kaya? Ba't yung mayaman, yung dating mayaman, kala ko, ay, pandemic! Apektado tayo lahat. Hindi lahat eh. Sa 911, kanina nyo narinig yun, subukan yung after 911, biglang gastos yung US para sa kanilang binild nila lalo yung empire nila, military nila. Kasi kesyo, titirahin nila yung terrorista, kailangan maubos sila. Naubos ba? In a way, pero yung pala, parang ano tuloy ako sa Marvel eh, parang Hydra. Parang nasa loob na pala yung sila pala yung virus. Mabuting may Avengers tayo, kaso wala. Tayo yung Avengers. Sino si Iron Man? Nagagaya niya. Pero, actually, yung naginagaya ng mga mga Marvel. Naalala ko kanina yung dumating si Jesus, yung ginaya ni Tom eh, di ba? Dumating na. Pinatanood, okay lang. So, this time, so, ginaaral pala natin, no, isa sa mga bagay, dahilan, ba't inaaral natin to, para, at nire-relate ko sa Marvel, para mag-interesado tayo. Hindi to boring. Kung boring to, una ako mo boring, ba't ko tuturo to? Ngayon, may mga nagtuturo din, medyo boring, kasi hindi nila naintindihan eh. O, pag andyan ka, ganyan lang kayo, sige, may kinita tayo. Katapos ng seminar nila, kung ano man yan, mas lalong gumulo. So, I hope sa atin hindi ganun. Amen? Kung magtanong kayo, hindi ako nagpipretend na hindi ko naintindihan, hindi ko naintindihan lahat, pero may naintindihan ako. Kaya nga yan, naka-record tayo online, ano man yan lahat. I believe, yung mga inaaral natin, may significance yan. At, makapagbigay ng encouragement sa atin. Alam mo yung mangyayari, hindi kayong tipong, ano nangyayari? Takot ka na lang.
Eh kung alam mo panalo pala yung mga lingkod ng Diyos, at lalo ka magsisipag. Ganun po yun. Whew. So this time, pwede naman magtanong. May tanong ba? Time na eh, no? So, pasensya na, medyo natagal. Yung mga susunod na chapter, baka ma-upset na kayo, ha? Mas matindi. Yung iba doon nga talagang hindi natin naiintindihan kasi may inalaman sa history, pero sakya lang natin. Amen? May tanong ba, Desiree? Interesting ba? Hindi, parang nanood ka lang ng pelikula, mas maganda pa, no? So, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, makuha namin mensahe. Ang mensahe ay nalalaman yung lahat ng bagay. At yung iba doon ay malalaman din namin kung pag-aralan yung salita. Maraming kong makukuha ang encouragement dito. May mga things, Panginoon, mga bagay na nakatakot dahil yung flat out say na yung mga saints, Panginoon, ay gagapiin ng kalaban, but hindi po doon tapos. May kasunod pa yon at hindi, Panginoon, kayo po ang panalo at magiging hari at kayo po ang may hari ng lahat, the dominate, Panginoon. So, at kami naman po ay kasama niyo doon. So I pray and kasi ang bawat isa, look forward kami sa, hindi kami takot, Panginoon, pag dumarating na yung mga signs of the times, ito yung malapit na or even andito na. So I pray, encourage kami, Lord, magpatuloy lang kami sa aming ginagawa dahil ito'y totoo, na nakaka-please sa inyo, soul winning, aral ng Bible, apply, share din po sa iba. Panginoon, sa mga iba sa amin na medyo andun pa lang sa sideline, Panginoon, na natuturuan pa lang, I pray na hindi ito maging discouragement, but because, Lord, naging malinaw ito, Lord, even sa kanilang buhay, nangyayari sa kanilang places, I pray na lalo kaming maghanap ng mga paliwanag at sa inyong salita lang, hindi kung sininong binibenta nila kanilang mga libro sa mga ganitong bagay, I pray na tiwala lamang kami sa inyo, Panginoon. So, alam po, Lord, we will still continue our lives serving you, and so we pray na kayo pang bagabay sa amin for the next week na naman. Sa aming mga plans, Panginoon, na sila sa mga blessing, mag-sponsor, Panginoon, ng instruments, Panginoon, and other things, Panginoon, I pray na ganito po ang aming pattern sa aming buhay, maglilingkod kami hanggang kayo dumating, magtatapat, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo mga lahat, in Jesus' name we pray.